I already prepped my nails yesterday. Buff ko na siya yesterday. Mahirap lang. Buff mo siya to make sure na yung polygel nagsistick. And hindi madaling matanggal. Kasi hello, paghihirapan mo siya ng 3 hours, hindi pwedeng mawala. Nang a week lang. So, ayan na siya. Based on my experience, dapat super clean siya. Kasi kung hindi, mainit siya yung sa skin mo after. Usually yung mga pinapanood ko si Naomi Nails. Wala, ang cute lang niya. Pero siya gumagamit siya ng acrylic. Eh, huwag tayong feeling. So, yan na siya kapag natanggal yun. Siya hindi na siya. Nakita ko, ginawa ni Naomi Nails. Nag-acetone siya. After. Like, sablit lang daw. Parang ma-melt daw yung chocolate. Kaya mas lalang mag-stick on yung acrylic. Basta yun. Dayan na lang natin siya kasi it's nice. Dual forms pala kung share ko lang. Ano siya? Hindi piliin yung shape. Pag nilagay niya yung dual forms, kailangan sa gilid, hindi kulang. Sa kabilang gilid, hindi rin kulang. And yan. So, ito, perfect siya kasi sabi nila, mas okay raw na medyo sobra. Hindi naman sobrang-sobra. Dapat okay na yung medyo malaki kesa sa mas maliit. Kasi na-experience ko na rin dati yung dito, B10, may nail pa dito. Tapos parang mas mabilis siya nabali than the rest na tamang shape. Pangalawa na tayo. Tignan niyo siya. Sakop na niya yung buo. Sakop na niya yung buong itong side. Ito rin. Hindi na siya B10. Hindi na siya B10. So perfect rin itong size na ito. Tignan niyo, sobrang laki niya na abot na siya hanggang sa skin. Ano yung gagawin niya? Pero, tignan niyo ito. Nung niliitan ko siya, dito naman siya nagkulang. Kita niyo ba? Kulang siya sa side na ito. Walang cover itong nails na ito. Yung nail part na ito. Ito, mas okay na siya. Barbie nails. So, ano clear. Glitters lang. Medyo mas pino siyang glitters. Nakikita na ba? Ito yung normal glitters. Mas malalaki siya. Ito mas pino. Usually, ginagawa na ito. Ginagamit pa expansion na. Para i-transfer yung polygel sa nail. Pero dahil tamad tayo. So, dito niyo parating ilalagay yung polygel. Not here. The less you touch it, the less bubbles it will, you will have. Pat niya lang siya. So, gusto ko siya hanggang dyan sa line na yun. Di ba may, like, ayan, nakikita niya yung line. Up to here ko siya i-fit yun. Ayoko na nalipis yung mga sides niya. Kasi ang hirap kapag nalipis
And then, start patting it lang. I like my nails thick. Okay na yung thick siya. Kasi pwede mo naman siyang i-buff later. I-file down later yung thickness. Pero kapag manipis siya, ulit ka na naman curing yun. Mahirap. Stick mo lang siya. And then press down. Ang gagawin yung sold. Sobra. Kung paano siya panggilin. Again, alcohol. Slide niyo lang yung brush. Ito side. Pag-brush na din. Ilalim. Okay, so masyado siyang makapal. Bawasan natin. Sana mag-work. Sana mag-work. So, yan. Sides. Tanggalin yung sobra. And cure natin for 120 seconds. So, after 30 seconds, i-pinch natin siya. Pinch natin for the C shape na gusto natin. And, yan, nakikita nyo? Parang yung gilid. Yung gilid, nagiging mas curved na siya. Mas matibay na siya if you pinch it like that. Side. And then kapag tatanggalin, again, pinch. We're gonna put the gilid gilid. Thank you.